Hey guys, welcome and welcome back to my channel. It's your girl, Expat Palawenya, and for today's video, I'm going to share with you guys my first ever side hustle as a virtual assistant and my sahod. And today, I'm going to discuss also what is virtual assistant. So, without further ado, let's go! So, backstory muna tayo, guys. I think 1 year ago, nagtry ako mag-search sa online ng mga virtual assistant jobs. Unfortunately, merong hire sa akin na isang company. Tapos, ang work niya is data conversion. So, hindi ko convert ko yung mga documents into another file. After that, unfortunately, after ko matapos yung task, humingi na ako ng sahod. Nakasabi niya, sasahuran niya raw ako. Pero, kailangan kong magbigay ng parang processing fee. No! God, please, no! 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 Dahil nga overwhelmed ako, excited akong magkasahod. Parang clouded na yung judgment ko. To think na kapag pala humingi ng money from you, yung employer mo, it's a red flag agad. So, hindi ko naman talaga siya alam. First time natin, wala tayong experience. So, ayun na nga, naglabas tayo ng pera, parang nagbayad tayo. Unfortunately, na-scam tayo. Wala akong natanggap na sahod. So, parang akong broken-hearted. Pero ayun na nga, lesson learned. Kaya kapag merong humingi sa inyong employer ng pera, like for example, humingi sila ng parang processing fee para magkaroon ka ng sahod, ganun, huwag kayong magbibigay kasi nga, ano yun, definitely a scam yun. So, yun. Learn from my experience. Okay. So, nag-move on ako, nag-try ulit akong maghanap ng virtual assistant jobs. Try ako sa Upwork and other online platforms. Luckily, merong nag-contact sa akin na isang virtual assistant din na naghahanap sila ng Filipina virtual assistant. Yung company na yun is international tour company siya. So, nagbigay siya sa akin ng mga task. In-interview niya lang ako konti. Tapos, nagbigay siya sa akin ng task about sa tours. Meron siyang binigay sa akin na parang assistant niya na magte-train sa akin. Filipino din. Pero unfortunately again, hindi ko siya natuloy. Hindi ako na-train ng maayos. Tapos, hindi rin ako nagkaroon ng chance na mapag-aralan yung task. Dahil nga, ang requirements niya is California time. So, kailangan ko magtrabaho ng gabi, madaling araw dito sa Dubai. Tapos, umaga doon. So, medyo mahirap siya kasi may trabaho pa ako kinabukasan. So, fast forward, ito na. Nagbakasakali ulit ako na mag-try. So, diba? Ang dami ko ng rejections. Ang dami ko ng pagdaanan. Tapos, ito na nga. Nag-try ulit ako. Nagbakasakali lang talaga ako. I-reach out ulit yung same company na nag-hire sa akin. So, luckily, binigyan niya ako ng task. Same task siya, pero yung nag-train sa akin ngayon, medyo approachable na siya. So, natitrain niya na ako ng maayos. Nag-try ako for like 10 days, ayun. Medyo mahirap siya kasi nga, kailangan ko magtrabaho. Galing from work, nag-work pa ako from 10 p.m. dito hanggang madaling araw. Trinay ko lang talaga siya. So, 10 days akong nag-work at ayun. Luckily, meron tayong sahod. Sinahuran niya tayo sa ating work. Ayun na nga, nilipat niya ako sa ibang task. Kasi yung work na binigay niya sa akin, requirements nun, full-time. Hindi ko naman kaya ng full-time kasi nga, may work pa ako kinabukasan. Tapos, sabi niya, hindi mo kaya yung job kasi yun nga, nagre-require ng focus, baka daw magkasakit ako dahil nga 2 oras na lang yung tulog ko, ganyan. Very considerate naman yung employer. Tapos binigyan niya ako ng another task. Pag ako magpatuloy dyan, i-share ko muna kung ano ba yung ibig sabihin ng virtual assistant. So, ano ba yung virtual assistant? Sabi ni Mr. Google, ang virtual assistant daw is an independent contractor who provides administrative services to clients while operating outside of the client's office. So, ito sa akin,
virtual assistant ako. Yung boss ko is from California, USA. Nag-work tayo from 10 in the morning up to 6 in the evening. Yung working hours niya. Since we work remotely, virtually, nagko-connect lang kami or nag-uusap lang kami through Zoom meetings, WhatsApp, at email. So, yun yung means of communication namin. Na job ko, company na pinagtatrabahuan ko online, an international tour company na nakabased siya sa California. Yung dating task ko sa kanya is more on tours, bookings, ganyan. Pero dahil nga full-time mong requirements noon, hindi niya na ako pinatuloy doon. So, nilipat niya ako sa miscellaneous administrative task. Binibigyan niya lang ako ng mga task. Binabatuhan niya lang ako ng mga trabaho. And then, ngayon, flexi time na lang ako nagtatrabaho. Yung parang requirements niya lang para makapag-proceed doon sa mga booking task. Ngayon, kahit anong oras ko na lang gusto magtrabaho. Like, for example, pagka may free time ako, so pwede ko siyang gawin, ganon. Ang payday naman dito, ang process naman ng payment dito is every week. Yung first sahod ko pala, hindi ko pa siya nakukuha. Doon na-receive ko na siya, parang hindi pa siya liquidated. Hihintay pa ako ng 21 days para ma-clear siya sa account ko. Dahil nga, first time yung transaction doon sa money transfer. So, ayun. Ganun na nga. Sa pagiging virtual assistant, guys, hindi mo naman kailangan na meron kang experience. Kahit wala kang experience, katulad ko, pwede tayong maging virtual assistant. Kailangan mo lang, syempre, meron kang magandang internet at meron kang laptop or cellphone. So, para makapag-work ka virtually, yun yung mga kailangan mo. So, hindi mo na kailangan ng training and all. Pero, syempre, mas maging marunong ka, tsaka magkaroon ka ng mas maraming idea. Makakatulong din yung panonood natin ng mga videos about sa virtual assistant, and makakatulong din yung mga trainings and seminars kapag ka meron tayong mga tinasalihang mga Facebook groups, ganon, makakakuha tayo ng mga ideas noon. So, hindi natin kailangan ng talagang super galing ka para maging virtual assistant ka. So, kahit wala kang experience, pwede kang sumahod, o diba? Ay, by the way guys, i-share ko lang sa inyo pala kung magkano. Kasi baka syempre magtanong kayo, diba? I-share ko na din. Magkano? Hindi naman ako proud. Pero gusto ko lang i-share for awareness na yung na-scam sa akin before dito sa online is almost 600 dirham. So, kayo nang bahala mag-convert kung magkano yung na-scam sa akin. Ganyan. Yung first ever sahod ko na natanggap is almost, actually, $350 siya for 10 days. Medyo mahirap kasi mag-transfer dito. So, ako yung nag-shoulder ng transfer fee. Medyo masakit din siya, ha? $16. So, ang matatanggap ko na lang is almost $340. So, kayo na lang din bahala mag-convert. So, yun yung first time sahod ko na virtual assistant. So, hindi na rin siya masama kasi syempre, passive income mo na rin siya. At least, makakatulong yun kung wala ka pang pera. Diba? So, ayun. Thankful ako sa Lord kasi nga may blessing ako na dadating. So, next month, matatanggap ko na siya. So, meron akong extra money at gagamitin ko yun para sa aking mga personal needs and savings na rin. So, yun. So, sana itong video na to is nakatulong sa inyo. So, sana nagkaroon kayo ng idea. At kung meron kayong mga questions, pwede nyong i-drop sa comment sections. Tapos, sasagutin natin siya sa susunod. Instead na mag-waste tayo ng time sa pag-scroll sa social media, why not gamitin natin yung time na yun as our time to earn passive income. So, yun nga. As an OFW, kailangan natin yun. Kasi nga, hindi naman palibhasa na sa ibang bansa tayo is napakalaki na ng ating kinikita. At sana nakatulong ito, lalo na sa aking mga kapwa OFW na nandito sa
ibang bansa. So, if you have more questions, clarifications, feel free to comment down below. So, yun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like this video and consider subscribing on my channel. And see you on my next vlog. Bye!